Good morning. Nandito tayo ngayon sa bukid. Meron lang ako sasabihin sa inyo. 'Di ba nung nakaraan makapagpare-home tayo? Tapos lagi namin sinasabi dito ni Kabukid na dapat makabili tayo ng jug para yung yelo natin, hindi na tayo magbibili, magdadala ng ice box. Lalagyan natin yung jug. Dapat makabili tayo ng jug na lalagyan na lang ng tubig tsaka ng yelo antimano para makabawas na ng bitbitin. So nung nakapagpare-home kami, nakabili na kami ng jug. Ito na siya, nakabili na kami. So mayroon ng outcome yung aming pag-aalaga ng mga manok at saka bibe. Isa na tong reward. Mayroon na kaming Coleman, nabawasan na namin yung mga bitbitin na mga icebox na ganyan. Tsaka, hindi na kami bumibili ng marami para hanggang mamaya. Kumbaga, dito sigurado kang magtatagal yung yelo mo. Nag-promote. Pero salamat sa nag-rehome. Sana masaya kayo sa mga nakuha yung manok sa amin. Tsaka sana alagaan nyo siya. At saka kung mapaparami nyo, masarap din naman sila. From farm to table na pagkain. So, ayun, yun lang ang kwento ng aming Coleman ngayon. Nakabili na kami dahil sa aming pagpapare home. Yun lang. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung anong gagawin. Pero iniisip ko pa kasi magpapahinga muna ako. Mapansin nyo may blush on ako kasi dapat meron akong gagawin na video sa bahay. Pero, naalala ko pupunta na, aalis na pala kami. Kulang na ako ng oras. Kaya, nakamakeup ako kahit dito lang ako. Pero wala akong pangkilay. So yun, tingnan natin kung anong gagawin ko maya-mayang konti. Kwento ko lang pala, so far, nakalimutan namin bumili ng sombrero. Kaya ito na muna ulit ang gagamitin namin ng mga sombrero. Nawala nga kasi yung sombrero namin the last time na nagpunta kami bukid. So ito na muna ang gagamitin natin. Next time na mag-araw ng palengke, bibili tayo ng sombrerong bariw. O yung native na sombrero, yung katulad namang ginagamit yung nakaraan. Let's work! Tapos na yung pahinga ko. So, let's work na. May papakita pala ako sa inyo. Cha-da-da-da-dan! Cha-da-da-da-dan! Da-dan-da-dan! Meron kaming mais! Ayan, na. Nakikita nyo? Mais. Ayan, o. Tumutubo na sila. Mais! 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 So, yan yung nakikita nyo mga basa. Yan yung pinagdaniman ng mais. Kung mangilan na ba yung lumabas at nag-sprout ay bibilangin natin. So, isa, dalawa, three, four. So, four pa lang yung nag-sprout dito banda. Lilipat naman tayo dito kung meron. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, naka-11 tayo na mais, na puno ng mais. Pero sana tumubo pa yung iba. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, tutubo pa yan sila. Ngayon, ang ating assignment for today is... Yung beans, nakalimutan natin. Yung beans, nakalimutan natin. Dalhin. So, makakalungkot yun na balita, di natin nadala. Ang gagawin natin ngayon na lang ay dapat linis, tapos tanim ng beans. Kaso dahil nakalimutan yung beans, ang gagawin ko na lang ay maglilinis. Di ko alam si Kabukid kung anong gagawin niya today kasi kanya-kanya kaming assignment. So iniisip ko, linisin ko tong parte na to. Kapal na mukha, maglilinis na naman. Dito banda o. Sheng! Ang ginagawa ko 1 meter by ano lang, kumwari 1 meter yung kanyang lapad, tapos yung, tama ba lapad, tapos yung kanyang haba. Depende na kung anong kaya kong gawin. Pero yun lang. Kasi para konti-konti lang. Kasi para hindi tayo masagad. Alam nyo na. So, ayun. Magtatrabaho na muna ako. Tapos, mamaya, babalikan ko kayo. Kikwento ko sa inyo kung anong ginawa ko. Pero yun nga. Sad to say, namatayan tayo ng papaya. Kasi para siyang naluto. Hindi niya kinaya yung power. Parang naputol yung kanyang in-between ng kanyang mismong puno sa ugat, sa lupa. Tsaka sa mismong nasa labas na siya. So, ganun ang nangyari. Nang lambot siya sa loob. So, ayun, nabawasan tayo ng isang papaya. Tapos, mga good news na yung ating mga sili. Pakita ko sa inyo yung mga sili bago ako mag-work pala. Sige. So, this is Christmas. Joke lang.
So, ito yon. Alam nyo, natutuwa ako. Tingnan nyo. Tada! 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 Yes. They are ripe na already. Yan o. Yan, dano. Pero, yan. Yan na sila. Tinawag na ako para kumain. Pero ito na yung nalinis natin itong area. Hanggang dun. Diba sabi ko sa inyo, parte-parte lang ako nagdadamo. So, ito na yon. Iko-close na natin siya dito. Dito. Aray ko. Sabat ako. Hanggang dito. Close natin dito. Dito. Ipon hanggang dito. One area na yon. Tapos pahinga na ulit. Sa susunod naman yung iba. Tapos may task tayo. Mamaya, tutulong tayo sa pagtatanim ng mga beans sa bukid. Tapos, mamaya rin may gagawin pa tayo. Pero bago ang lahat, kumain na muna tayo. Diba? Lawak na lang nalinis ko. Yan ang ating ulam. Yan na yung ulo. Ito na yung katawan. Kanin. Kakain na tayo. Akala nyo ice cream. Hindi yan ice cream. Bangus yan. Let's eat! Tapos na kaming mag-lunch. Nakapagligpit na rin. Nakapagkape na rin ako. Agad-agad pagkatapos ng lunch. Pagpapatuloy ko na yon. Yun. Tapos, magpipitas tayo ng mga sili na pansigang, cayenne, at saka Carolina Reaper. So, antay-antay lang kayo. Tapusin ko lang muna yon. Magdamo, tapos mamimitas na tayo. Right? At ipapakita ko na sa inyo yung nalinis ko. Mula dito hanggang doon. O, diba? Ayos na. Pwede na. Pwede na. O, yan. O, diba? O. Sa susunod, ito naman. Itong area na yan. Hanggang dyan, sa susunod. At ngayon, ang gagawin natin, ang pinakamasarap sa pakiramdam ng mga nagsasaka or mga nagbubukid, ang pag-harvest o ang pagkuha ng mga bunga ng kanilang mga pinaghirapan na tanim. So, kukunin na natin yung mga bunga ng ating Carolina Reapers. Oh. Ang dami niyan, oh. Kita niyo ba sa video? Oh, yun, yung mga pula-pula na 'yan. Yun, kukunin na natin 'yan. Kukuha lang tayo ng lalagyan. Siguro yung lalagyan na lang natin yung ano, sombrero kasi wala tayong sombrero yung ano eh, yung native na sombrero. So, yung sombrero na lang nagamit natin kanina. Yan lang muna ang gagamitin natin. Kasi wala tayong ibang lalagyan. Nawala. Hindi kaya maangin sa ulo. Plastic na lang. Hindi ko alam saan ko ilalagay. Baka maangin sa ulo eh. Sige, sa takip na lang ng tubig. Dito na lang. Sa takip. Kasi baka maanghang sa ulo eh. Baka may matiris, tapos malagay sa ulo, tapos malagay sa buhok, malagay sa mata. So, Carolina Reaper yan eh. Maanghang. Maanghang na maanghang. Good luck sa ating monopod. Mahangin, sana hindi siya mahangin. Kukunin na natin ang ating bunga ng Carolina Reaper, pinakamaanghang na sili sa buong mundo. Ito na yon. Sinabi ko kay Kabukid na titikman ko yun. Ngayon, nagdadalawang isip na ako. Nung walang bunga to, titikim ako. Pero nung may bunga na, ayoko na. Ay, nako. Madaya. So, kunin ko na muna ito. Kunin ko na muna sila lahat. Pakita ko rin sa inyo kung gaano sila karami na ngayon. Tsaka meron pa rin tayo kukunin na cayenne at saka siling pansigang. So, let's go! Kunin na natin sila. Kahit ganito pa lang kasi mahihimik na rin sila ngayon. Oops. Siyempre, kunin nyo pati yung tangkay. Pero dahan-dahan lang kasi baka maputo yung puno.
nyo, oh. Ang cute nila. Buntot yan. Mayroon silang buntot. Buntot nila. Buntot ang Carolina Reaper. Carolina Reaper kasi may buntot. Andyan si Kabukid sa tabi ko. Siya yung taga-suporta ko kung anong pinasasabihin ko ngayon. Basta yeah. Nilalagyan ko ng tanim. Nilalagyan ko ng sili. Bah. Ayun. Ay, ito ba? Ito. Nilalagyan ko ng sili. Okay. So, kunin ko na ito lahat. Tapos, babalikan ko kayo. Tapusin ko lang ito. So, na yung last piece natin ng Carolina Reaper. Pupunta na tayo sa siling pansigang at saka cayenne. Let's go! Tada! Alam nyo, kahit nag-iisa lang to, ito. Kailangan na natin kunin kasi baka tumanda lang siya. Eh, sayang naman. Pwede naman pakinabangan. Kunin na natin. Ay, ano na siya, yung ready na siya makuha kasi mabilis lang siya nakuha. Pupuntahan na. Mayroon pang isa. Mayroon pa palang isa. Kaso, bata pa siya. Ay, sorry. Bata pa, so hindi pa natin kukunin. Puntahan natin yung ating mga cayenne. Kasi, kukunin na natin sila. Baka maulan pa tayo nila. Galing, no? Imagine mo, nung nakaraan lang, nagtatanim-tanim pa lang kami. Ngayon, nag-harvest na. Balikan ko lang yung camp, pakita ko sa inyo kung gaano yung lugar papunta sa cayenne natin. So, dyan ako, diba? Bale, diba, kanina dito ako naglinis. So, maglalakad ka papunta dito, tapos eto na. Yan na. Sa loob ng kagubatan na yan, kagubatan. Sa loob ng ano na yan, ng mga damo, mayroong isang malinis na lugar. Hindi naman syempre ganun kalinis, ne. Mayroon isang lugar na, ayan, taniman ng cayenne. Kukunin na natin yung mga cayenne kasi, ay sorry, hinog na sila. Tingnan mo, maliit pa nga lang siya, hinog na. Saka para rin malaman ng halaman na, oops, hinog na ako, pwede mo na akong kunin para malaman ng halaman na mamumunga na ulit siya. So, kunin lang natin itong mga cayenne. Okay, ay, saan na ba? Eto, nawala ako sa angulo, ah, sorry. Ayan. Tapos, ayun pa. Kukunin na natin to. Tada! Yung may mga pula-pula tsaka orange cayenne yan, yung kulay green. Oops. Siling pansigang. So, ito yung pinanggalingan natin. Cayenne. Yan yung space nila na malinis lang. Tapos, yan na yan sila lahat. So, ang gagawin natin, ito. Yan ang masarap na linisin sa susunod na mga araw na pagpunta natin dito ulit. Yan ang ating assignment. Yan si Kabukid busy. Bale, i-ready ko na lang to. Tapos, yung mga gamit doon. Kasi malapit na tayong umuwi. Bale, ito yung ating lahat na nakuha na mga sili. Carolina Reaper, cayenne, siling pansigang. Yung ibang mga sili, pabulaklak na, tsaka pabunga na. May yung iba, yung yellow habanero, mayroon ng bunga. So, aantay na lang natin mga ilang weeks or month para makapagkuha na ulit tayo ng mga bunga nila. O, diba? Ganun lang kadali. Effort lang at saka pasensya. At saka pagtsatsaga. Meron na kayong haharvestin na mga sili. O kung ano mang mga bunga ng mga halaman na inyong mga tinanim. Pasensya lang at saka determinasyon talaga. At saka sipag at tsaga. Parang lahat na lang ata ng pwede sinasabi ko na. Pero yun talaga. Imagine mo magtatanim. Tutubo. Patience is a virtue kasi pag tumubo na sila, iisip na, kailangan ko ng ano, makita kung ano yung bunga mo. So, eto na. Ito na yung bunga niya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Dumarami na tayo. Mas sana, mas dumami pa tayo. Ito si Mrs. Kabukid. Magpapahinga na muna ako para may energy mamaya.
Ito na yung ating sili. Thank you sa panonood ulit. Buyers!